So ito na nga ang sahod natin sa Facebook Reels. So ito na nga, sulit na sulit. So nag-invoice to nung June 12. So ito na nga siya. Totoo nga. Tunay na tunay nga. Yes. So ito na nga yung unang sahod natin sa Facebook Reels. So wala muna tayong tutorial ngayon. So ikikwento ko muna yung aking Reels journey. So noong July 2022 nga, na-discover ko itong Facebook Reels. So that time, mga artista pa lang yung mga nag-upload dyan sa Facebook Reels. And yung mga sikat na vlogger. At meron na rin mga nagsisimula pa ilan-ilan. Kaya nga doon sa isa naming Facebook account, girls kami doon na about cooking. So after 3 months, ay na-monetize na yon. Pero hindi pa ako nung nagsisimula mag-tutorial ng about sa Reels sa aking page. Kasi wala pa akong masyadong experience about sa Facebook Reels. So November nga, nung una akong mag-Reels dito sa aking Facebook page. Then pagdating ng April, ay na-monetize na ako sa kaka-tutorial ko sa aking Facebook Reels. Dito sa aking Facebook page. Siguro mapapansin ninyo, napakatagal kasi umabot siya ng 5 months. Ang dahilan noon, nagkaroon kasi ng restriction yung aking account. Merong disable ads, then madaming notification alerts, then naka-red flag. So kaya pala, hindi na mo monetize. Ang nangyari doon, kasi nakafocus talaga ako sa paggawa ng mga vlog content. So hindi ko talaga tinitingnan yung mga sulok or kinakalikot yung mga iba pang features ni Facebook. So nung mapansin ko ito, at inayos ko agad, ayun, sabay ngang na-monetize ang in-stream ads at ang ads on Reels. So ito nga yung video na yun kung paano ko nagawa yun. Kaya naman naging sabay na ma-monetize yung in-stream ads at ads on Reels ko pagka-remove mismo ng violation. So nung na-monetize na nga ako sa ads on Reels is once a day lang ako mag-post ng mga videos sa Facebook Reels. So, nung ma-realize ko na kapag ka isang beses ka lang mag-post ng video sa Reels, is mababa lang yung kita, ang ginawa ko, nag-post ako ng 3 times a day. Kaya nitong April at May, nag-start ng kumita ang aking mga video sa Facebook Reels. Pero, nung magsimula ako na mag-post 3 times a day, talagang nabigla yung mga followers ko. Anong nangyari? Kapag ka nag-post ako, makikita ko napakababa ng views, si ilan lang ang nanonood sa simula. Pero hindi yung naging hatlang. Tinuloy-tuloy ko lang. Post ng post, 3 times a day. Then, tumaas na yung views. So, dahil nga sa 3 times a day, meron na ng viral. So, umabot na siya ng 400,000 views and counting pa. Kaya ngayong June 12, ay nag-invoice na si Meta. At ngayong June 22 at 23, paid na siya. Ang experience nga dyan, kapag ka nag-reels ka, so ang isa lang talaga ditong aral bilang mga content creator is kapag ka nagsisimula ka pa lang, talaga namang mahihirapan ka. Pero lahat naman ng yan, kapag ka tumagal ka na dyan sa ginagawa mo, masasanay ka na rin. So after nun, yung mga na-experience mong parang hindi mo na kayang ituloy yung pagpa-vlog mo, kasi hindi lang naman yung basta harap ka lang sa camera, o kaya naman pagka content creator ka. Kahit Facebook Reels lang yan, maikling seconds lang yan, marami ka pa rin gagawin bago mo maipost yan. So ano ang dapat nating mapansin dyan? Gaman, meron kang ginawa pero hindi ka naglaan ng effort, check naman na hanggang dun na lang yun. Possible pa na hindi ka kumita, kung mas maganda pa rin na bibigyan natin siya ng time, kung ano man yung content mo sa Facebook Reels or long video man yan. And then, tuloy-tuloy lang, and then after that, mamonetize ka na, and then sasahod ka. So that's all, thank you so much.